Hello mga bossing! Welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-iisip sa ngayon kung ano po mga pinaka the best na napakasimple na pwede natin gawin para po tuloy-tuloy ang pasok ng swerte? Masabi ko lang po mga bossing, lahat naman po yan ay the best. Kaya lang po, nasa inyo kung paano ito magiging the best mga bossing. Paano po yan mangyayari? Dapat po, yung pinapanood ninyo, yun ang, halimbawa, kinabog kayo, parang gusto ko itong gawin. Parang kinabahan ka na hindi mo mawari. Asya mga bossing, lumarga na po kayo dahil maaaring dyan po kayo ay suswertiin. Pero kung walang dating sa inyo mga bossing, huwag yung papansinin. Ngayon po mga bossing, kapag gumawa ka naman, kailangan po us. Kailangan kapag ikay nag-wish, manggagaling sa puso mga bossing. Timtim na panalangin. I-wish nyo lahat ang nais po ninyo nang gagaling sa puso mga bossing. Hindi yung basta bumubuka lang yung bibig pero parang wala lang. Parang hindi nagagaling dito mga bossing. Parang maibo ka lang sa bibig mga bossing. Masabi lang na nakagawa ka. Ngayon pa mga bossing, kung kayo pinaniniwala at nais nyo po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo swertein sa ating pong buhay. Ito pong aking share sa inyo, isa sa mga subok na paborito ko mga bossing ko na pampaswerte. Ngayon pa mga bossing, mainam po na tayo po yung gamitin po natin ang kalansing ng barya mga bossing. Swerte po yan, kalansing ng barya mga bossing. Nagtatawag po yan ng napakaraming swerte. Meron nga po kakilala mga bossing. Siya po, high blood po siya. Lagi siyang mainit ang ulo sa mga empleyado po niya mga bossing. Ngayon pa mga bossing, dahil siya ay isa sa mga may lahi po siya at naniniwala sa mga pampaswerte, ginagawa po niya para pampakalma at para maka-attract din po ng swerte mga bossing. Unang-una, nagsasabog siya ng pera. Kahit mga magkano lamang sa kanyang mga empleyado, nagpapangagaw po ito. Swerte po ang dulot po niyan mga bossing. Ngayon pa mga bossing, swerte rin kung ito'y mamamahagi ng pagkain mga bossing. Yan sabi po nila na kapag kinawas na nagpakain, nagbigay ka ng pagkain mga bossing, madami daw po mas blessing na darating sa inyo. Basta yung kaya lang natin mga bossing. Tapos obserba nyo, dadami yan, nandadami mga bossing. Ngayon pa mga bossing, bukod po dyan, mainam po mga bossing ko, gamitin natin ang barya. Lalo na sa umaga mga bossing. Mainam pa nga po, halimbawa, meron kayong mga barya. Magpakalansing ka na magpakalansing ng barya. Tapos sabi nyo, pasok ka swerte, pasok ka swerte. Bukod po sa pagbubukas ng pintuan ng main door at pagpapausok mga bossing, subukan nyo po ito. Obserbahan nyo po ito. Gawin nyo po ito mga bossing ko sa umaga. At sa katapusan po ng araw mga bossing, mapapansin ninyo na magugulat kayo na maraming blessing ang darating po sa inyo mga bossing. Ngayon po mga bossing, bukod po dito sa ating pong barya, mainam po mga bossing ko na sabayan po natin ito ng bawang. Ang bawang ay isa sa mga subok na napakaswerte. Bukod po sa nagtataboy ito ng mga negatibong enerhiya, ang bawang ay isa sa mga humahatak ng pangkalahatang swerte mga bossing. Gamitan nyo po ng bawang mga bossing. Nagtataboy po ito ng kamalasan at ito po yung humahatak ng maraming swerte. Ilagay nyo po ang bawang mga bossing ko sa isang mangkok o sa isang baso maliit. Ito po yung ilagay nyo po sa may pintuan po ninyo. Makakatulong po ito mga bossing ko upang sa ganun higit kayo maka-attract ng swerte. Tapos, halimbawa sa umaga, alisin nyo po ito, tapos pakalansingin nyo po muli mga bossing. The best po ito ang ating pong barya mga bossing kasi nga ito po mga bossing ko, yung kalansing nito ayaw po niya ng mga negatibo. Talsik po yan kaagad mga bossing ang mga negatibong yan. At ito naman po mga kalansing na ito ay mabisang panghatak o panghigit ng kaswertihan. Ganun po ang gawin nyo po palagi mga bossing. Para po, buong isang linggo kayo na mas maging masagana, buong araw po kayo na mas maging masagana, kayo po yung makapagpa-welcome lang ng swerte at makapagtaboy ng kamalasan. Tapos, itong bawang po natin, lagi nyo pong check kung ito po ay matigas. Kapag matigas po yan, ibig sabihin, juicy pa po yan, sariwa pa po yan, okay po yan. Pero kapag ang bawang po natin ay tuyo na, wala na po yan. Kailangan palta natin ng panibago mga bossing. Ngayon po mga bossing, ako po mga bossing, meron akong ganito. Yung kumapikita nyo po pag po ako'y nagla-live mga bossing ko, sa likod ng pintuan na aming pong main door, merong maliit na aquarium na puno ng barya at ganoon din po ang bawang. Swerte po ang dulot po niyan. Tapos tuwing umaga, magpakalansing po kayo mga bossing. Kung kayo pinaniniwala at naisyo po itong gawin mga bossing, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po ito. Proven po ito na napakaswerte. Kaya kung kayo pinaniniwala mga bossing, asya mga bossing, good luck po sa inyo lahat.